Alright guys, welcome back to my channel. And today's video, no, isi-share ko lang tong konting tips, no, sa about pag-hunting. So, auto hunt tips to. And then, kung saan ba pwedeng mag best path para sa free-to-play or kaya mag-grind kayo overnight. Okay? So, dito, based lang sa experience ko. Pero yung sa iba, na-confirm na talaga to na may nakukuha sila dito. Okay? So, number one, una muna, ang auto hunt tips. Mapapansin nyo guys, pwede may piyok pa. Mapapansin nyo dito guys, ayan, nag-iisa lang naman ako dito. Pero pag punta kayo sa settings, ayan, punta kayo sa combat, ay napapansin nyo yung auto hunt manner mode ko is naka-use. Ibig sabihin nito, ayan, auto hunt manner mode isn't applied to boss monster. So hindi ito mag-a-apply sa boss monster, pero the rest mag-a-apply ito. Ayan, pwede kayo mag-exclude party or party and guild, pero dito naka-use yung auto hunt manner ko. So ano ba purpose nito? For example dito guys, kasi di ba katulad nito sa mirror na kung sino yung mataas na damage sa mob, sa kanya mapupunta yung equipment. So kaya napapansin nyo siguro sa pag-hunt nyo bakit wala kayo nakukuha, konti lang, kasi nakikipagsawsawan kayo dito. Kasi kung ano yung tinitira nyo, parang pangit ah. Kung ano yung hinihit niya, hinihit mo rin. So hindi yun advisable kapag nag-hunt ka. Tulad na lang nito, eto kasi naka-use na ako eh. So hindi niya titirahin kung mataas na yung, ayan, iniiwasan niya, di ba? Kung hindi siya nakapag-max damage dun sa mobs, hindi niya natitirahin or iiwasan niya na hindi na siya mag-hit. Tulad nito, ayan, since tayo ang max damage niyan, itutuloy niya, papatayin niya. Try natin ulit, ha. Ayan. Teka lang, ayan, o. Hindi iniiwasan niya. Basta hindi niya tinitira. Kung halimbawa alam niyang mataas na yung damage, hindi niya napapakailangan. So ito yung maganda kapag mag-hunt kayo. So dapat naka-use yun. Naka-use itong combat niyo, and then naka-auto hunt manner mode kayo. Yan, tulad yan. Hindi niya napapakailangan kung ano yung tinitira niya. As long as mataas damage mo, talagang papatayin at papatayin niya. So yun, possible na, hindi naman possible, pero I mean 100% na sa'yo talaga mapupunta yung items. And bukod pa dyan, and then number 2 is yung best spot nga kung saan ako nag-grind. Although wala pa ako nakukuhang rare dito, pero na-confirm na to sa iba na may nakuha silang rare. So alam naman siguro ng lahat to kung anong pinaka best spot kapag nag-grind, no? So dito na yan sa Sylvain Mire. Miri, ano babasan yun? Sylvain Miri Mire. Alright, dito punta lang dito sa world, ay makikita niyan sa world, and ayan, bastion, sa bastion, tapos click niyo lang sa baba, ayan, Sylvain Mire Mire. Ayan, so may makuha kayong bow, weapon, o kung magkano man to, may check niyan kung magkano ba sa market to. Ayan, nasa 2,200 din, di ba? So sayang din yan, pag nakakuha kayo ng isa nito, edi instant 2,000 diamonds din yun. Dito naman, ito naman is random. So sana may makuha tayong accessory, kasi hindi tayo makapagka-craft na accessory kasi nga pinili natin is prosperity o ay discipline pala. So dito, depende yan sa swerte ninyo. Kung hindi para sa inyo, halimbawa ito, ayaw nyo ng Empire Gen at gusto ko kasi accuracy lahat ng equipment ko eh. So pwede nyo ibenta yan, pero sa ngayon kung wala ka namang rare, pwede nyo gamitin. Okay, so swerte yan lang talaga to dito, pero ang pinaka-advice talaga na best path is itong Sylvain Mire or Mire. And bukod pa dyan, meron ding isa yung Sylvain si Resolver. Ayan. So dalawa yan, dito or Sylvain Mire or dito. Depende sa dalawa kung ano yung kailangan mo. Pero ako kasi wala nung kailangan dito. Ang kailangan ko lang is ito, yung box na to. So pag nakakuha ka nyan at nakuha mo is armor, ay di goods nyo yun, diba? Ang mga nakakuha ko dito lang noon is ito, karamihan ito lang. Kadalasan ito tsaka itong mga uncommon. Ito, swerte na lang to. Pero mas swerte ka kapag rare ang nakuha mo. Tsaka lalo na itong Mercenaries Lost Gears box, no? Yan, puro rare yan. May uncommon ba? Ayun, may uncommon pala. So, swertehan na lang din kung makakuha kayo yan. Open to chest, obtain an item from the components according to fixed probability.
So mas okay kung ito na lang makuha nyo tapos benta nyo sa market. Magkano ba yun sa market? Nasa 1.4. So ang bow pinakamahal yata 2,000. So yun lang guys, and since hindi pa naman kay gabi ngayon, pinakita ko lang kung saan ako nagpa-farm. Yan dito sa Null Warrior, kahit alin dyan. Okay lang kahit magkadikit kayo basta naka-on yung use na ano nyo, yung auto hunt ninyo. So combat and then auto hunt manner mode. So dapat naka-use para hindi niya titirahin yung tinitira nito. Pangit ng term ko. Alright, yun lang guys. And once again, thank you for watching. And see you in my next video. Bye-bye.